comes, your reward will be a never-ending share in His glory and honor. Sa New Living Translation po ito, wow, sabi niya dito, never-ending share His glory and honor. Amen. Alam mo, pagdating ng panahon, wala ka mang gold dito. Yes. Na naipon. Wala ka man gold na nabili dito. Dahil ang pera mo, pinapadala mo sa Pilipinas, huwag kang malungkot. Dahil pagdating sa langit, gold ang lalakaran mo. Amen? Amen? Amen. Pagdating sa langit, bo, naglalakad ka sa gitna, oo, ng mga diamond at gold. Wala ka man dito, gold, kapatid, kuminamahal. Yun ang hangarin mo. Amen? Yun po dapat yung hinahangad po natin. Kasi our life, hindi lang po dito. Ang buhay po natin, hindi lang po dito sa mundo. Temporary lang po tayo dito. Kaya sinabi po ni Paul, we must run the race. Amen? Kasi po mayroon pong finish line ang ginagawa po nating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Tagalog, at sa pagpapakita ng plan, punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Amen? Lahat po ba tayo nagdi-desire to finish the race? Amen! Amen. Lahat po tayo nagdi-desire magkaroon po ng crown? Yes. Kapatid ko minamahal, alisin ang mga sagabal. Amen? Para makatakbo po tayo, lumago po tayo, at maayos po ang ating paglilingkod. Amen? In conclusion, sabi niya, we are here not to accomplish our own mission, but to accomplish the mission of our Master, which is our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. And then ito po tayo sinihat na nasa mundo po tayo for a purpose. Nasilang po tayo, nasilayan natin yung nilikha ng Panginoon for a purpose. Hindi po tayo nandirito para ma-accomplish lang po yung ating temporary. Mga temporary lang po yung mga achievement mo, achievement po natin. Hindi po tayo, hindi po yun ang goal natin. Yung goal po natin is to accomplish the purpose of our Master, which is Jesus Christ. Kasi pagdating ng panahon, siya mismo magbibigay ng crown sa'yo. Amen? Kaya sabi niya, run the race, fight the good fight of faith. Amen? Kapatid ko minamahal, kung mayroon po mga sagabal sa buhay po natin, kung may mga hindrances sa buhay natin, huwag po kayong mag-atsupili na bitawan ang bagay na yan. Kasi pag binitawan mo yung bagay na yan, isa po yan sa pagpapakita na willing kang sumunod sa Panginoon. Amen? Pag willing kang sumunod sa Panginoon, willing kang disiplinahin ang sarili mo. At alam mo, isang araw tatanggap ka ng putong na galing sa Panginoon. Amen? Tumayo po tayong lahat at ating pong purihin ang Diyos na tumawag sa iyo at tumawag sa akin. Tandaan po natin, we are called. Lahat po tayo tinawag. Tingnan niyo yung mga tumbang. Hindi ka naka-uniform na yun. Tinawag ka ng Panginoon. Amen.
Huwag mong sabi na yung nasa ministry lang po ang tinawag. Kaya po tayo nandirito kasi pinili ka ng Diyos. Amen. Kaya huwag mong sabihin na, pinili ako ng Panginoon, wala akong pinagpusan. Hindi si Lord nakatingin sa degree mo. Nakatingin si Lord sa puso mo. At bakit mo tinawag ka ng Panginoon? Kasi may nakita si Lord sa'yo. Amen? Kaya kapatid ko, minamahal, huwag tayong matakot na sumunod sa Panginoon. Huwag tayong mangamba kung may mga bagay na inalis ang Diyos sa Diyos sa buhay natin. Kasi isa po yun sa pagdidisiplina. Isa po yun sa pag-aayos ng ating mga buhay.